Road Bike Journey. Magandang araw sa inyo guys. Ngayong araw na to may chicken tayong no frost sa refrigerator. So ang reklamo nila dito guys, may lamig daw pero hindi siya ganong malamig, hindi makapalamig ng ano dito, mga drinks nila. So sa freezer din guys, mahina daw ang din ng lamig. So checkin natin kung anong problema. So ngayon guys, umaandar tong unit na to. So dapat guys, ang una nyo titingnan pag no frost. Pag no frost sa refrigerator, mga no frost kasi guys, yung pan nun umaandar. So dapat yan may buga. So kung mapapansin nyo ngayon, wala siyang buga. So tingnan natin, baka yung pan niya hindi umaandar kaya wala ring lamig sa baba. So yun kagad guys, ang una nyong titingnan pag mahinang lamig, walang lamig sa baba at mahina rin ang lamig dito sa taas. So sa ngayon kung mapapansin nyo, wala talagang bugang pan. So tingnan natin loob guys, saan natin to yung mga screw niya. Bubuksan natin yan guys para makita natin. So ito guys, tutuklapin nyo lang yan yung mga paket na yun. So kailangan nyo guys ng 1/4 na screw hex para matanggal nyo yun guys. Baklasin natin guys. Ito guys, ito yung X. 1/4 ang size nito guys. So ito guys, bubuksan natin, hihilain natin sa ilalim para bumuka siya. So ito guys, hihilain na lang yung pag-atras. So yan ang itsura niyang guys sa loob. So checkin natin yung pan. Dapat yan may ikot guys, pero makikita niyo hindi siya umaandar. So ayan guys, nagyayelo pa. Pag nagtagal yan guys, mapupuno na ng yelo to. Evaporator, mas lalong walang hangin na bababa kasi kung puno ng yelo na to. Pag nagtagal yan guys, ang pan pag hindi umaandar, pupuno ng yelo yung kakapal ng kakapal. So ang gawin natin guys para mabilis, ayun yung, so ito ang power niya guys ng sumusupply sa pan. So testerin natin yung guys kung may power. Ibig sabihin kung may power yan na sumusupply sa pan, ibig sabihin yung pan natin ang sira. So yun ang papalitan guys. So testerin natin yung pan. So ito guys, makasaksak tong rep natin. Kung makikita nyo, ayan nagyayelo pa. So disconnect natin to. Ayan. So testingin natin guys ngayon kung may power siya. Kung ibig sabihin kung may power to, yung pan na natin ang may problema. Sira rin kasi ang pan naman guys eh. So test rin natin guys. So ito guys, tingin natin kung may power. Ilaw itong tester natin kung may power guys. So ito yung ano natin guys, power source. So ayan guys, kung makikita nyo, meron tayong power. Sumilaw itong ating tester. So ibig sabihin yung pan natin may problema.
So, bunutin ko guys, mamatay yung power natin. So, bukan natin ang kabit ulit kung handa ng ating pan. So guys, nakalas na natin yung dalawang tornilyo. So, ito na siya guys. So, itong papalitan natin. Itong pan na to. Tatanggal naman yung guys sa housing. Ito kakalasin dito. Tanggalin natin dito para matanggal. So guys, tanggal na nating propeller. So, ito ang papalitan natin guys, itong pan na to. So guys, ito yung lumang motor natin. So, ito yung papalit natin, walang original, pero gagawin natin, tatanggalin natin to, puputulin. Tapos may connector tayo. O ito, para makonnect natin, kukunin natin itong original na harness niya guys, para isasaksak na rin. So ito na guys, nagawa na natin. So ilalagay na natin sa casing ng ating bagong pan. So ito na guys, tapos lalagay natin yung pan blade. So ayan guys, kakabit na natin. So ayan guys, napalitan na natin ang bagong pan. So try natin kabit to guys, itong ating pan kung aandar na. So i-coconnect natin yan. Ayan guys, kung makikita nyo, mandal na, bumubuga na yan. So ito kasi yung pan na to, yan ang magbubuga dito sa taas sa freezer, at siya naman ang magbubuga dito sa baba. Kita mo itong butas guys, yung opening na yan, yan ang hangin na papunta sa baba. So dito siya nakakabit sa loob, papasok dito yung hanong sa baba. So ito kasi yung styrene na pag binalik natin yung pump, so may parang base yan dito, bababa na ngayon yung hangin na malamig, so lalamig din yun sa baba guys. So ayan guys, umaandar na. So yun guys, ang problema guys, checkin nyo muna yung pan kung nagana o hindi. Kung hindi nagana, checkin yung power. Kung may power, ibig sabihin papalit na kayong pan. So yun lang guys, pagkatapos nyo, assemble nyo, okay na uli yung refrigerator nyo guys. So yun lang guys, so yun lang guys, maririnig nyo na bumubuga na rin ang pan. Ayan. Mararamdaman nyo rin. So yun ang unang yung titingnan guys. Kung walang nabuga, checkin nyo yung pan kung maandar. Kung hindi, checkin ang power. Kung may power, sila ang pan palitan guys. So yun lang guys, maraming salamat sa pag-note nyo. So sana mapagbigay yung konting guide sa inyo. Maraming salamat ulit. God bless, stay safe always. Thank you.